Alamin natin kay Administrator Antonio Mariano Almeda ng National Electrification Administration o NEA. Administrator, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan. Ano ba ga? Kasi tinatawagan namin ng ERC kahapon pa, ng isang araw pa. Abay, ang sinasagot po sa amin ng ERC ay ipinapasa po sa inyo. Yes, kabayan. Napagkasunduan po namin sa energy sector from the DOE, ERC at NEA. NEA po ang magiging lead agency. Yun. Sa paghanap ng solusyon ng short-term at long-term solution dito sa nangyayari sa Negros Occidental. Okay. Doon muna tayo sa short-term. Ano ba? Opo. Narinig ko po ang mayor ng Sablayan kanina. Totoo po na madadagdagan ng 5 megawatts yun ang supply ng kuryente ng Occidental Mindoro po. Kamalaka nung Tuesday po ay bumaba po ako sa Occidental Mindoro para alamin ang kondisyon ng planta ng PSI. At napag-alaman po namin na pwede naman pong paandarin at makapag-deliver ng 5 megawatt. Yung pala eh. Kaya kami po ay isinara po namin ang kontrata sa kanila. Okay. Na mag-uumpisa po ng Sabado, okay. April 29 ng alas 12 ng tanghali, mag-dispatch po sila ng additional 5 megawatt. At kabayan, ito pong 5 megawatt na pong ito ay tatagal ng 2 buwan at wala hong babayaran ang mga taga-Occidental Mindoro. Very good. Yan po ay tulong ng manggagaling ng galing po sa national government sa tulong po ni Presidente Bongbong Marcos. Ay paano po after that? Kabayan, hindi po tayo humihinto ron. Bakit po, siguro tatanungin niyo po, bakit 2 buwan? Ba't 2 buwan lang? 2 buwan po kasi ang hiningi ng DMCI Power na kung saan ay ang DOE po ay nag-issue ng Certificate of Exemption para makapag-Emergency Power Supply Agreement ang Omeco. At ito po ay ang kakontrata po ng Omeco dito ay ang DMCI Power na maghahatid po ng additional 17 megawatt dito po sa Occidental Mindoro. Ang pangako po nila sa atin ay within 30 days mula nung April 25, sila po ay makapag-i-install ng additional 10 megawatt. Uy, good! At sa kaukulang 60 days, again from April 25, makukompleto po nila ang additional 7 megawatt the balance. So within 60 days po, madadagdagan ng kuryente ng Occidental Mindoro ng 17 megawatt. Opo. At wala ho bang dagdag na singil? Yun lang po, kabayan. Medyo opo, yun po ay ipapass through na sa mga consumers at wala hong magiging subsidy dahil sa batas po pag emergency supply purchase power agreement hindi po magiging subject to subsidy. Pero ito naman ho ay pangsamantala lamang. Opo. Pangsamantala lamang. Ang ginagawa po namin sa energy sector from DOE, NEA, and ERC, ini-stabilize lang po namin ang requirement ng Occidental Mindoro na ang total po niyan ay 29 megawatt. Opo. So pag na i-deliver na po namin 'yan within 2 months ang amin pong panugit ay 2 buwan. Uh-huh. Para ma-deliver 'yan buong 29 megawatts na 'yan sa kanila. At pagkatapos po namin ma-deliver 'yan 29 megawatts na 'yan, kami naman po ay babalikan namin ang mga kontrata na ang mga kontratang naipasa ng ERC ukol dito sa OMCPC. At pag napag-alaman ho namin na kulang talaga ang supply ng kuryente or ang capability ng OMCPC, immediately po
magko-conduct kami ng competitive selection process or CSP. Mm-hmm. Ibibidaw po namin ang balanse ng hindi po may deliver ng OMCPP. Ah, okay. Ibibid na lang sa ibang power company. Opo, opo. Yun. Okay. Sana po ay yan ay malaking tulong na para sa ating mga kababayan sa Occidental Mindoro Administrator. Kaya lang pala ang solusyon. In addition to that, kabayan, kami po ay ang buong energy sector po, ang NPC at ang NEA ay humahanap po ng ibang paraan para madagdagan po. Hindi lang po, nahihirapan lang po kaming magpadala ng mga additional generator. Mm-hmm. Alam po namin ang sitwasyon ng mga vital facilities po sa probinsya gaya ng mga ospital, commercial mga bangko at mga paaralan. Alam po namin ang epekto nito sa kanilang operasyon. Kaya po kami ay pinagugugulan ho namin ng panahon para ho namin mabibigyan ng dedicated power supply ang mga ospital at mga paaralan. Opo. Yung pong DMCA Power Corporation, ano pong magiging papel nito? Sila po ay magsusupply lamang sa isang taon ng 17 megawatt. Okay. Na subject ko ng EPSA, ng Emergency Power Supply Agreement. Kaya po, within one year, we have to come up with a CSP para malaman ho natin kung sino ang pwedeng magsupply ng kakulangan na capacity na hindi na i-deliver ng OMCP. Okay. Maraming salamat po, Administrator, at magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan. Maraming salamat din po. Ayun na. Sana ay yun ang kasagutan no sa problema ng mga taga-Occidental Mindoro. Si Administrator Antonio Mariano Almeda ng National Electrification Administration.